Welcome to our fifth episode of Differential Calculus series. So for today's episode, our discussion will be all about worded problems involving maxima and minima, and also all about time rates. So let's start with worded problems in maxima and minima. Okay? Formulas for some common maxima minima problem application. Okay, so kani si maxima minima, di ba, gi-discuss namin nato sa to ang previous nga episode, di ba? So karon, what if i-apply nato siya sa worded problems, okay? So kung i-apply nato siya sa worded problems, no? Naa tay nakita, no, nga mga specific bali specific nga mga application, no, para ani, no, naatay ka ng mga shortcut nga formula para dili na mo mag hassle og derive kayo. So mao ni atong mga ipang present sa inyo karon. Okay, first, area of the largest rectangle that can be inscribed in a circle of radius r. So the rectangular must be square. So ana siya, diba? Kung mag-insert daw ta og rectangle sulod sa radius sa circle, kuhaon nato ang largest area ato nga rectangle. Dapat ang makuha nato nga rectangle siya is square dapat, no. So let's say drawing nato dire ang circle. Ana, no. Unya, sa sulod daw ana na ay square. Okay? Kana ang square dira sa sulod. Tapos kana siya nga area kani mo na tong area sa square, di ba? Unya, ang given na dapat ani niya, kung makita niyo sa worded problems, no, ang given dapat ani niya naatay kani siya. Wait. So kani siya dire kana nga length is x, then kana pud nga length x syempre kay circle ay unta square man siya, so same ang length sa legs niya, di ba? Unya, sa center to any point sa ato ang unsa ni circle is radius, di ba? Mo na radius nato. Okay, so ang formula nila niya ana is x is equal to square root of 2r. Okay, square root of 2r. Unya, ang formula po sa area, area sa rectangle or sa square is 2 times r squared. Okay? So, mora na ninyong timanan. Kapag kuhaon na ninyong largest rectangle or square, largest area niya, tapos nasa sulod sa circle, so, mo ni ang mga formula. Okay? So, next is area of the largest rectangle that can be inscribed in a semi-circle of radius r. So, semi-semi-circle. Ang semi-circle, di ba, half lang siya. Ayan na. Okay? So, what if ato daw na siyang butngan og largest rectangle? So, pangitaon na to ang area of that, of the largest rectangle. Kana siya. Ayan. Pangitaon na tong area, ana niya. Okay? So, kung semi-circle na, di ba, na maghiyapon siya i-reduce. Nagana. Na-reduce maghiyapon na, di ba? Kunya, kanidre nga length, kana. So, muna tong x. Nya, kaninga length is y. So, muna ay, kuhan sa ito ang rectangle. So, ang yang width is y, nya, ang length niya is x. So, ang formula daw ana niya karon, pagkuha sa x, pag given ang r, given ang radius, so, square root of 2r, diba? Kunya, pag pangitaon po na tong y, so, syempre, moagi taog, pangita kang x una. So, 1 half x. Then, area is equal to r squared. Yan na lang. Okay? So, area. Unsa man nga area? Area of the largest rectangle. Okay? So, area ni sa rectangle, ha? Gani siya. Okay? Next, na ito nga specified nga formula, no? Is area of the largest rectangle that can be inscribed in a triangle.
with base B and height H. So, kung naada tayo triangle, no? Yan na. Yun. So, naada tayo largest rectangle isuludra. Ah. Na. So, kanidiri, muna siya ang Y, kanipudiri ang X. Okay? So, muna siya ang base sa itong triangle. Yan. So, maupod niya ang height. Gana itong height dira. Ah. Muna height sa ito ang triangle. Okay? So, pagkuha daw sa X, kaning length sa itong rectangle, kani, yan, kaning part, no? Length sa rectangle daw is B over 2. Okay? While si Y po na to is H over 2. Yan. So, pasabot, ipang divide lang nato ning yang length sa base ug length sa y into length sa height is i-divide nato by 2 lang. Okay? So ang area niya is 1/4 base times height. Okay? Area sa rectangle. Okay? Next nato is ang area of the largest rectangle that can be inscribed in a right triangle. Okay? With base B and height H. So, kung naa daw tayo, unsa daw? Kung naa daw tayo, right triangle, yan eh. Yan. Uy. So, right triangle, nagana, no? Then, naa daw siya ay base nga B, kani? Ana siya dra, drapod. B unya na siya height nga H ang iyang variable, ba? Yan muna tong H, okay? So what if daw pangitaon na to ang largest rectangle nga masulod aning right triangle. So nana siya diri ma-locate. Yan. No? So ang area nga tong kuhaon karon, area sa rectangle gihapon. So, possible, given yun ning B of H or area sa triangle or depende yun sa yung given. Basta all about triangle ang given, pangitaon na tong area sa largest rectangle. Okay? Sunod, sa tong buhaton, kani siya, diray mo ning X, no? Mupo ni ang Y. Yan. Tapos, si X daw is equal to B over 2. Yan, divide 2 ra gihapon. Then, si Y is H over 2. Pero, ang area niya karon is 1/4 base times height gihapon. Okay? Same-same lang sila gay na. Pero, lahi lang sila og illustration. Okay? So, next is the area of the largest triangle. No? Area of the largest triangle with a fixed perimeter P. So, the triangle must be an equilateral triangle. Okay? So, kung given daw na to, natay triangle, nagyan na. No? Equilateral na siya. So, given X, X, X. Okay? Given na siya. O niya, possible, nga ang iha yung angle, internal angle is tag 60 degrees. Diba? Kay equilateral man. Yan. Okay? So, since 60 degrees man na sila, unsa daw ang area of the largest triangle with a fixed perimeter. Okay? So, unsa may given niya dere? So, given, possible niya, no, nga, na siya P, perimeter. Okay? So, unsa may lain? Maura na ang possible nga given niya. Okay, kay ang pagkuha na to sa yung side nga X, no, is equal to 1/3 times perimeter. So, ang perimeter divide 3 raman, kay plus raman na nimong tulo. Okay, so ang area po niya karon is square root of 3 over 36 times P squared. So, kani, bisan din na ninyo gamitan ni og ano, og maxima minima, kaya na kayo ninyo isolve gamit lang og geometry ng mga idea. Okay? So, ang next nato nga i-discuss is all about
area of the largest right triangle, okay, with a fixed perimeter. So fixed perimeter gyapon, no? Then the triangle must be an isosceles triangle, okay? So largest right triangle, ha? So buhat ta dira na, okay, right triangle yan. So niya fix daw ang perimeter. So ang given jud ani niya karon is pilang gihapon, okay? Pilang gihapon. Tapos since ana siya nga isosceles right triangle man, so pasabot equal niya ang sides, di ba? Ayang leg og ang height. Then ang iyang angle is tag 45 degrees. Yun, tag 45 degrees. Tapos unsa pa atong makuha ni karon? Ang iyang hypotenuse ani karon is square root of 2 times x. Nganong square root of 2 times x? So hypotenuse is equal to Pythagorean theorem, x squared plus x squared. So may tabuan na niya, h squared is equal to 2x squared. Nya, square root ang both sides. So makuha na tong h na to karon is equal to square root of 2 times x. So mo na tong hypotenuse dira karon. So what if given ang perimeter? So mo na niyang formula karon. Perimeter is equal to 2x plus square root of 2x. Okay? So niya, para makuha na tong area niya is 1 half x squared. So, solve lang gihapon, no? Using basic geometry ninyong kuan knowledge. So, eto siya. Kung ihatag, kung given na niya is sa gamit ang maxima minima, murag libog siya patanawon. Okay? Pero pag inyo na siyang i-drawing or ma-illustrate na ninyo unsay porma na yang gipangita, i-anira na siya, di, I know. So dali ra siya i-solve. Then next is ang area of the largest rectangle that can be inscribed in an ellipse with semi-major axis equal to A and semi-minor axis equal to B. Okay? So karon ellipse na po datong ipangita. Pero sudlan nato siya og rectangle. Okay? So drawing tag ellipse. Okay. Yan, yan na kibali atong ellipse, no. So mao ni siya, di ba, natay axis dira sa middle niya. Ana. So kani diri is A niya kani B, B. Di ba? Yan na ang ellipse. So kakaron ana siya nga ato daw butngan sa sulod niya og largest rectangle. So magana na ang rectangle niya sulod, di ba? So karon dili na ni siya square ang iyang pano, rectangle na jud ni siya nga sakto. Okay? So kani siya nga part dire, hanto dire, no, ang length ana niya is yan na. Monay x na to. Sunod, kani po dire nga length from dira to dira. So kana pod ang y. Okay? So ana siya, mo na yung formula karon. Pag given ang iyang semi-minor o ang semi-major axis, so x na to is square root of 2a, then y na to is square root of 2b, then ang area niya karon is 2ab. Okay? Area na sa rectangle nga pwede masulod sa iya, ha. Okay? Sige. Ang inyong harang kuha na, tama, ang inyong harang kuha na ni, probable nga given niya is ang equation sa ellipse. Okay. Yan. Monay kasagaran ginahatag niya. So ang inyong buhaton na karon is find A and B na. So para ma-insert na din niya sa formula. Okay? So, mora na inyo ang kailangan pangitaon, ana. Okay? So, agi naman muna sa analytic geometry ninyo, saan pagpangita kang A and B. So, masolve na na inyo diretso. Okay, next. Area of the largest trapezoid
So the area is equal to half the area of a regular hexagon of side x. Yan. Okay? So largest trapezoid. So kung nadaw mo 'yung trapezoid nga, yan naman na siya na. Uy. So ana. Ay. Yan. Yan, manay trapezoid na 'to, no. So kung trapezoid man eh, ang probable nga angle na to, large angles niya is 120 po na tara. Niya. Ang kaning gagmay niyang angle kani is 60 degrees, no? Sa picas pod kani is 60 degrees. Okay? So kung mao daw niya to ang x diri kani. So, ana po siya nga x po ni diri. Kani. Tapos diri a is 2x. Ayan. Monay area of the largest trapezoid. Monay perfect nga trapezoid. So, para makuha na tong area na karon, no? So, mo na siya, area is equal to 3 times square root of 3 over 4 x squared. Or approximately 1.3 x squared. So, pwede na ning 1.3 x squared din yung memorization. No? So, muna na siya. Kanang gi-simplify man guna siya ani. Na muna na iyang nakuha karon para dili kay taas ang inyong memorization. So, asa may mas dali, 'di ba? Mas dali man ang 1.3 kaysa sa 3 square root of 3 over 4. So, medyo daghan na kay siya og numbers, no? Kani kay 1.3 lang, mas dali ato siya makuha. So, muna na siya ang formula para sa largest trapezoid. Okay? So, ang next example, or ang next na ito i-discuss is all about area of the largest rectangle with a fixed perimeter. Okay? So, the rectangle must be a square. Okay? So, given ang perimeter. Yan. Okay? So, ilista na ito. Given ang perimeter. So, ana siya, pag largest rectangle daw, so pasabota na, ang makuha ni mo na is square. Yun. Ana itong square na. Sunod, same ang side sa square. Okay? So, possible or must be ang iyang corners is 90 degrees. Di ba? So, balo naman mo, nga pag given ang iyang perimeter, so, x is equal to 1/4 over p. Or, pwede, kung libog mo na, perimeter is equal to 4 times sides. So, di bali lang na niya, parehas na sila. Then, ang area sa square is x squared. Okay? So, basic ra kayo para sa inyo. Ha? So, kanilang siya, ang given sa inyang kuan, sa iyong problem, no, kay either naka-equation pa ning p or wala na. Pwede naman dili. Okay, makuha naman natin niyo. So, basta mag-atag-atag example lang yan. Okay? So, kaning next na to is minimum length L. Okay? Of fencing required on a fixed rectangular area. So, with one longer side not to be fenced. Yan. So, ana siya? So, kaniha, common kayo na sa mga problems sa board exam, no? So, naadaw tay river dire, ana. Na, river na to, nadara, ano? Sunod. Okay. Ang landowner, kanidiri nga part, na siya area nga yan, na. Na siya yuta, yan, nakadako, no? Si X o si Y ang yahang side sa yuta. Okay? So, karon si kaning tagiya sa landowner, no? Ay, tagiya sa landowner, tagiya sa land, no? Tagiya sa yuta, no? Since, ang likod sa yahang yuta, kaning apart, kani, is sapa naman, no? Ang iharang kailangan koralon daw, kaning apart, kani, so, y side, kaning x nga side, then y side na kun balik, okay?
kana ra mo nang ana siya with one longer side not to be fence, okay? So except sa back nga part niya, no? Kani nga part sa likod kay sapa naman. Okay? So ang formula daw ana nato is x is equal to 2y. Yan. So ratio ra na ang x ug ang y, no? So ang x daw ang measure ning x is ikaduha on ang y. Then ang length kani L, no? Mo ni ang length sa fence, di ba? Mo ni length sa fence, then is equal to x plus 2y na. Syempre x plus 2y naman. So kana siya pag ma-identify na ninyo, makakuha na din ninyo ang answer ana. Okay? So next is ang best viewing distance x from a picture frame, okay, or a monument or other objects being viewed. So best viewing means angle theta is maximum. Ayan, okay. So let's say sa nakatumog museum, no, or unsa ba, makita mo picture sa taas na ay picture dira, no? Ayan. Nya ang level sa inyong mata na diri nga part kana nga part, no, mao nga part. So karon naa mo diri dapit itindog, no, kana tindog mo dira. Tapos mo ni ang view sa inyong mata kana nga part, then ang lower part, no, o upper part sa inyong makita, coverage sa inyong mata. Yan, okay? So karon kani nga distance ni mo dire kana mali. Okay? So ang distance daw ni mo kani nga part to dire sa imong mata hantod sa picture frame sa horizontal niya is ya tawag na to og x. Okay? Unya kani dire nga kuan kani nga height level sa mata niya sa lower part sa frame is y1, okay, y1. Unya kaning upper part put sa frame kana dira no is y2, okay. Then ang angle sa lower ug sa upper sa gikan sa mata kani dira is theta, okay. Yan na lang. So para makuha ninyo ang maximum or ang best viewing distance mo ni si x kani no x, so is square root lang ninyo si y1 kani times y2. So ana lang y1 og y2 i-identify na ninyo una, then para makuha na ninyo ang best view nga distance na gikan sa frame or sa wall sa nagi sangitan sa frame. Okay? So next is ang minimum length L of a wire used to support two posts as shown. So ato yung drawing karon. So the distance between the two posts is fixed. Yan. Okay? Yan na siya. Namoy posted re, no? Let's say mo niya itong plane, di ba? Natay posted re, mo na dira. So, post A niya. Natay posted re kaduha nga. Taas-taas. So, post B. Yan, okay? So, ana siya? Nga ang ato ang wire, no? Or natay support is naadiri sa diri sa tunga nila, no? Pero dili jud exactly tunga nila. Okay? So ato ni siyang linyahan dira para sa lang support, na support 1, then support 2 ring apart. Okay? So kani diri na ni siya angle nga theta. Ni pod na pod siya angle diri theta. Okay? So kani diri distance niya dira is x1 niya, distance po niya dere kana dera is
x2. Okay? So, monedere atong height 1. Yan, height 2. Okay? Then, sa palain, muna ito ang support or muna ito ang wire. Okay? So, ang kaning problem, ang iyang gipangita lang ni Jude, no, is ang length sa wire. So, maximum length or ang minimum length nga magasto ninyo para sa wire, para sa support sa duha ka poste, no? So, naman na, pwede man na nimo diributang ang iyang ground support, pero murag taas-taas na ang wire nga imong magamit. So, para magkuha na to ni sa iyang minimum length, para makatipid sa wire, so, x1 over h1 is equal to x2 over h2, no? So, ratio lang di ay ang length ni iyang distance times distance and height, no? Naka-ratio lang sila and proportion. So, ang total length, no? Kani, total length sa wire. Kani, total length sa wire. No? Ayan. Is equal to square root of x1 squared plus h1 squared plus square root of x2 squared plus h2 squared. Ayan. Mauna na yung formula para makuha ninyo ang minimum length sa wire. So, kapansin mo, kani is equal to kani length 1 og length 2. So, length 1. So, Pythagorean lang na sa length 1. Pythagorean lang po sa length 2. Okay? So, total length nila is mananing yan. Okay? So, next. Minimum length of a ladder standing from the ground and extended to the wall of a building with a fence in between of a height h. Yan. So, kung na daw tayo wall diri, ano? Mani wall na to, na. Okay? So, naganana ng wall na to dira. Okay. Unya, na daw tayo height h diri. Natay nakaharang dira, ah. Okay? Let's say fence na to ni, nya wall to dito, so natay height dira, di ba? Karon, ang atong pangitaon is ang minimum length of a ladder, no? So, but nga nato na og ladder di ay paana. Yan. Mo na to ang ladder karon. So unsa daw ang minimum length ni ladder nga standing from the ground and extended to the wall of a building with a fence in between of height h. So ang given jud ani niya karon no is ang h og kani. Kasagaran na ha. Kasagaran given sa atong mga questions is ang h and x. Okay? So para makuha ninyo ang unsa ni total length sa ladder nga kailangan ninyo, so mao ni nga formula. Okay? So l raised to 2/3 is equal to x raised to 2/3 plus h raised to 2/3. Okay? So, yan na lang. Moro dyan ni sila kaila ang kasagaran ginahatag. Okay? Kailangan lang ninyo ma-drawing ninyo sakto. Balag dili nindot nga pagka-drawing, no? Basta tama siya ang forma. Right? So, mauto siya. Sa next na ito nga i-discuss. So, length of the longest rod or beam that can pass through a perpendicular hallway with width of x and y respectively. Okay? So, let's say, naadaw mo'y ansa ni hallway. Ana siya. Okay? Yeah, nag-angle na inyong hallway. Na? Ano inyong hallway, no? So, kani daw, let's say, ang measurement na nidari ng hallway, kana, is x, then kani dari, is y. Okay? Unya, ang inyohang mga kuan, let's say naamoy mga estudyante nagbitbit og lamisa, no? Ang nagbitbit sila og lamisa, pero unknown ang ihang length, no? Lata kabalo sa length. Okay? So unsa daw dapat ang pinakataas lang nga length, no? Ang maximum length nga makaagi sa ato ang kurbada o sa kanto. Yan, kani. So naatay
length dira nag-anak. Yan. Muna ay maximum length sa ato ang lamisa. Pwede makaagi dira. Okay? So, para makuha daw nato ng maximum length, no? Allowable length para makaagi dira sa kanto, muna ang iyahang formula. So, L raised to 2/3 is equal to X raised to 2/3 then plus Y raised to 2/3. Yan. So, yan na rin pag-solve para makuha na tong maximum length sa to ang iagi sa kanto. Okay? So, next. Maximum length L of a line tangent to an ellipse intercepted by two axes. Okay? So, na daw tayo ellipse, no? Ano siya? Na tayo ellipse. Ay, pangit. Tro. Okay, yan na itong ellipse. Anya na tay axis niya dari, di ba? Yan. So, what if daw, na daw tay line, nga ipaagi, dari ah. Na. Okay. So, nakita na ito, nga nagtangent siya sa itong ellipse dari nga point. Okay, nagtangent po siya sa ito ang, nag-intercept siya sa ito ang duha ka axis. Okay. So, nila po siya dara. Okay. So, ni lusot siya at this point o dere po niya point. Okay? So, ang measurement, di ba? Ang measurement from dere to dere na kana sila dere. Ang length na niya is A. Then, kanipod, ang length po niya dere kana dere A is B. Okay? So, para makuha na to ng length niya dere, so mo ni, na siya L dere A. Length sa ito ang line. So, maximum length, no? Maximum length is, kanilang, L is equal to A plus B. So, maura din na siya di I. No? Then, next na to i-discuss is all about radius R of circular sector with fixed area A and minimum perimeter. Alright. So, sector. Unsay forma sa sector? Murag pizza. Yan. Ay duha ka radius, then ang arc. Okay, pangit man siya pagka pizza. Tingnan mo na to. Yan, ano yung arc niya. Okay? So, 'di ba ang arc na to na siya yung measurement nga S. 'Di ba? S. Then kani mo ni ang radius, then mo ni ang theta. Okay? So, para makuha daw nato ang radius daw ana no, radius nga given, na siya given ha. Given. Area then sa pailain given niya ang perimeter. Yan, mo na yung mga given niya. So, unsa daw pagkuha sa radius? So, mo na siyang formula. So, R is equal to square root of A. Then, S is equal to 2R. No? Then, unsa pailain? Theta is equal to 2 radians. Okay? So, yan na lang pagkuha. The next is ang maximum area of a window shown below to admit the most light with a fixed perimeter P. So, if ever daw, inyong window nga given niya, no, is yanig forma. Okay? So, nag-triangle ang taas. Yan. Yan ang forma sa window. So, naadaw na siya yung length nga X. Okay? Then, ang length ni dere is Y. Yan. Length ni is X yapon. So, ang length niya sa base o length niya din sa taas is same lang na. Okay? So, ang maximum area daw ani. So, ang given ha. Given. Is ang perimeter. Perimeter lang given niya. So, para makuha ninyo ang X, mauna siya. 0.2343 times P. Anya, ang y niya is approximately or equal to 0.145 times p.
Then, ang area niya is approximately 0.05857 p squared. So, muna siya ang mga formula niya. So, next is, what if kung ang forma po niyo sa window is ingani? So, namoy, nagyana dara, no? Then, ang inyohang taas nga part is semi-circle. Yana. Ang tawag daw na niya is commonly called Norman window. Norman window. Okay? So, maximum area of a window to admit the most light with a fixed perimeter P. Yan. So, ang inyohang pangitaon na ni, kani, length iha po na niya, diba? So, length is Y. Niya, ang isa is ang total height. Yan, height. Sunod, ang base po niya nga X. Okay? So, ang formula niya is X is equal to 2Y, then H is equal to X. X is approximately 0.28 times P. Niya, ang area niya is 0.07 times P squared. Okay, so next, maximum volume V of a closed rectangular box. So, box na siya with a given fixed surface area. So, the box must be cube. So, drawing tag box. So, timanan ninyo ha, yung ano niya, closed. Napoy, open later. Okay, so, yan na siya. Ay. Yan. Yan na siya, no? Yan. Okay. So, ang kanidiri nga part is X, X, and X. Okay? So, ang volume daw na is X cube. Then, X is equal to square root of 1 over 6 times area. Okay? So, what's naman ang area? Surface area na siya. Ano siya is surface area. Okay? So, ang given na ano niya? So, given is mostly SA ang given niya, surface area. So, pwede po volume. Pero, seldom na ng volume ha, given kasagaran surface area. Okay? So, next na to is ang box or ang open rectangular box, no? Nga, open. Open ang taas niya. Okay? Yan na siya. Yan. Okay. So, let's say, nagyanan na siya dra. Yan. So, kanay measurement niya dra is Y. Yan, kanay X. No? Open. Tana to dra. Open top. Tana to dra. Open. Top. Yan. Ay, tiwar. Open tab. Okay. So, kung nadaw tayo rectangular ha, pagdili na siya cube, so rectangular box, no? Kita man na to, ang height niya is Y, niya, ang base niya is X. Tapos, open ang taas niya, no? Open ang top. So, ang formula niya is X is equal to 2Y, then, pwede po X is equal to square root of 1/3 times A, then, volume is equal to X squared Y, no? So, possible nga mga given niya, ano, no? Is area or surface area, then given po sa high si Y. Okay? Kay, di man takabalo sa X niya kung wala i-given nga Y, no? Okay? So, makuha na to ang maximum volume ana niya. Okay? So, next na to nga example is all about
minimum amount of material. Ayan. So, or minimum surface area. So, surface area na pod atong gipangita karon. So, used to construct an open rectangular box. So, open gyapon siya, no? Walay atop, walay taklob. Ayan. So, with a square base and a given fixed volume. So, drawing sa nato. Yan. So mo na to ang rectangular box. So y ni dire gyapon 3x. Then open top, di ba? Open top siya. Nya para makuha na to ang surface area niya, mao ni siyang formula. X is equal to 2y, then x is equal to cube root of 2b, no? 2 times volume, then surface area niya is equal to x squared plus 4xy. Or sa pa yung kuno na amount of material, no? So mo na ang area para sa material nga pinakagamay nga material nga magamit nimo or pinakatipid. Okay? So possible nga given ani niya is ang number 1 is volume jud, no? So number 2 is y. Okay? Or x. Depende sila ha kung asa i-given jud niya. Okay, so next na to is maximum volume V of an open box made by cutting equals small squares in the corners of a square area with a fixed length S. Yan. So let's say na ado tayo square, no? Square nga cartoon. Okay, so sa corners daw niya sa cartoon, imo daw nang ipangkat kaning apart. Yan. Yan, imo na ipangkat. Okay? So ang measurement daw ana nga cut kana dira is y. Okay? So ang length sa side niya is s, di ba? S. So dire pud sa pika side is s gyapon siya. Tapos ang distance ani niya dire kani kan dire to dire is x. Okay? Okay, kuha. So kung ato ni siyang ipatindog na, no, maporma na ni siyang box. Nagyana na na siya karon. Yan. So kani diri x, x niya kana may y. Yan, muna na siya yung porma kung mahimo na siya box. Okay? Pero muna na to nagamay. Yan. Okay. So ang formula daw ana niya is x is equal to 2/3 s, then y is equal to 1 over 6s, then v is equal to 2 over 27 s cubed. So maximum volume na siya. Alright? So next is maximum volume V of a cylinder that can be inscribed in a cone with a given base radius R and height H. So let's say na daw mo'y cone, no? Cone. Yan, naganak. So imaginary natay anapot sa likod. Okay? Yan na. So, iwi mo na itong cone. Ito ko na ito. Ano dapat na? Tro, 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 tro. Yan. Yan na. So, ano siya? Sa sulod daw sa cone, na daw tayo ibutang ha? Cylinder. Kana. Nagyan na itong cylinder. Still lang. Yan ito cylinder. Yan.
Yan, so mo na tong cylinder. So ana siya unsay pinaka maximum daw sa nga volume sa cylinder nga atong mabuhat inside sa isa ka cone, no? So on ni siya kana dira to dira height ni cylinder. Okay? So kana dira to dira pod sa baba kana mo na ang height ni cone or capital H ta, okay? Then sa baba pod kana gikan dira sa center, no? Kana lang nga part ana lang is ang radius ni cylinder nya dira pod to dira na. So nagana na siya dira a radius ni cone. Yan. So muna ni siya ang formula niya. So radius ni cylinder is equal to 2/3 ni radius ni cone. Nya height ni cylinder is 1/3 sa height ni cone. Then volume ni cylinder is pi r squared, no? Pi r squared times h. Okay? So next is ang sphere na pod. So maximum volume V of a right circular cone. So cone daw inside ni sphere. So mag-drawing ta og sphere. Na, okay? So yan na ng sphere na to. Ay, mali. Mali ang atong sphere. Ay, ang sunod. Yan, wala to ang sphere. Unya, sudlan daw nato na og cone sa sulod, no? Yan na. Anong hiwi mo na tong cone? Turo mo na to. Yan. Yan. Okay. So, mo na tong cone. Yan na siya dira. Yan, mo na tong cone. Okay. Karon, ang height sa cone na to, mo ni siya dira siyempre. Kana. So, height sa cone nga h. Then, muna ang, let's say, muna center sa ato ang sphere, no? So, the corner, muna ang R. Okay? Then, ang muna, ikan dari center sa base ni cone, kana dara is ang radius or small radius ni cone. Okay? Tapos, kung ato na siyang i-drawing, no? I-drawing na to. Si cone ha, sa 2D lang. Nagyana na siya. Half lang half. So, ang height ni cone is h minus r, no? Then, ang ihang lateral nga side is r. Then, ang radius. Yan. Yan na siya, og forma karon. Right? Sige. So, ang formula para na niya, no? Ang h na to is equal to 4/3 times r. Then ang radius sa ato ang cone is square root of r squared minus h minus r squared, no? Kuwanta ni siya katong Pythagorean theorem para ani. Okay? So ang volume karon is equal to 1/3 pi r squared h. So, kinsa na nga volume? Volume ni cone. Right? Sige. Ang next na to is ang cone gihapon o ang sphere. Okay, so maximum surface gihapon, surface area, ay lahit na. Maximum surface area na, gain na kay volume man to gay na, no? Karon surface area ta. So same lang gihapon na atay sphere. Yan na, no? Yan na. Okay. So na atay butang sa sulod niya nga sa ni cone. Yan na. Anya pangitaon niya dira karon is ang anjan ang surface area. So kani ana dira to dira is r. Then
kani dire. Dire is ang H. Na. Then sa sulod niya ay siyempre na siya ay radius ng R, ng dako. Okay? So H is equal to 5 over 4 R, same lang yapon lahi na siya no. Lahi na. H is equal to 5 over 4 R. Then R is equal to square root of R squared minus H minus R squared. Then ang surface area sa ato ang cone. So cone yapon niya. Cone. Okay? Pi R squared plus pi R times square root of R squared plus H squared. Okay? So nagyapon tayo katong triangle, no? Katong half sa ato ang 2D sa atong cone. So natay R radius then H minus R. Okay? So on na siya. Next is ang maximum volume of a cylinder that can be inscribed in a sphere. So gay na cone karon cylinder na pod. So let's say sphere. Okay? So sulod ana is natay cylinder. Ana. Okay? Ana cylinder na to. Okay? So syempre nagyapon tay R. Okay? Nya ang height. Height sa ato ang cylinder. Then mani ang radius sa cylinder. Okay? So ang formula ana niya ani sa kilid R is equal to square root of 6, no? Square root of 6 over 3 times R. So radius sa unsa ni sa cylinder nga height sa cylinder nga 2 over square root of 3 R. Then, ang volume sa itong cylinder is 4 over square root of 27 pi r cube. Okay? So, muna siya. Okay? So, next na to is ang least amount of material or minimum lateral area of used. Lateral area A used in a conical tent with a fixed volume. So, isa po sa inyong dapat iman ano, nga pag ang pangitaon gani sa problem is amount of material, no? Kana siya, kana nga keyword. So pasabot ana niya is ang surface area. No? So syempre kinsa man inyo ang kung magpintura mo, asa man dapat ninyo ibutang ang inyong material or ang pintura? Dito man jud sa surface area, dili man volume, kay kung volume inyo tong punoon to inyong object, di ba? So since gawas raman nga part, so ang iharam ang surface ang inyong pinturahan. So pag pangitaon ng amount of material, pasabot yun na niya dayon is surface area or ang lateral area. Depende sa object. Kay kung square lang na or cube, so lateral surface area man na. Pag naka-involve siya triangle form bitaw, like cone, mga yan na, pyramid, lateral area ang tawag ana. Okay? So, let's say naamoy cone diri ah. Yan na. No? Cone. Nagyanan yung cone. Okay? So, naamoy height dira ah. So, H. Then, kanidiri to diri is ang radius. Diba? Radius sa inyong cone. So, radius is equal to H over square root of 2. Then, area is equal to pi r times square root of r squared plus wala ni square root 3 tanggal lang tani wala ni r squared plus h squared lang na siya. Okay, then volume is equal to 1/3 pi r squared h. Yan. So mura ra gyapon mo nagkuha og surface area aning ato ang cone. Or na. Okay, so next na to is ang volume na pod sa ato ang cone. Okay? So, yan eh. Cone. Kuhaon ninyo na. Okay? So, kani to dere. To dere is radius. Nya, from dere to dere is ang height, di ba? Unya, ang kani to dere
na patakilid is ang ginatawag na to L or ang slant height. Okay? So, na times no, nga given ng slant height given L or slant height. Then, ang inyong pangitaon is ang H. Kani. No? Mao na siya ang kasagaran given. So, ang inyong formula para makuha ninyong H or ang iyang height is ang equal to slant height over square root of 3 lang. Then, R is equal to square root of L squared minus H squared. Okay? Then, yun sa pagkuha si R, anong L squared minus H squared. So, kung ato na siyang drawing on, half na triangle, no? Yan, naghihapon. Wait. Dito sa baba. Yan, naghihapon, half na triangle. No? Then, money si R. Then, money ato ang slant height, no? L. Then, money atong H. So, R is equal to square root of L squared minus H squared. Yun siya. So, money na siya karon. So, igamitan rin na siya og edad. Ay, dili-day. Pythagorean theorem, day, no? So, gamitan lang nato ana is Pythagorean theorem, makuha na nato ang R. So, pwede ang inyong memorization lang ani nga part is kanilang H, no? H is equal to L over square root of 3. Para dali ra ninyo ma-solve na din the rest. Okay? Kay basic geometry naman lang na. Solid din, no? Solid geometry. Okay? So, next is ang minimum surface area of a closed cylinder with a fixed volume. So, closed ha, timanan ninyo. Dapat po na ninyo timanan ano, kung closed ba or open ang inyohang gi-solve. Kaya kung surface area ganina, so syempre pag closed, calculate na ng sides. Pag open, kulangan man na siya ang taklob, so na siya ay minus sa iyohang formula. Okay, so namoy cylinder, ayan na. Ayan na. So, nagyan na siya, no? Then, na siya ay radius. Ang ita sa drawing cylinder ay, sige na lang. Then, na siya ay height. Okay? Height. Okay? So, ang formula ni radius na niya karoon is kanya, given. Given. So, given na ni volume. Okay? So, cube root of V over 2 pi para sa radius. Then, height is equal to 2R. Okay? Ay maximum surface area man. Then, area is equal to 2 pi R squared plus 2 pi RH. Okay? Okay? Sige. Next na to is ang surface area po sa cylinder pero open ang taas. Okay? So, nagyanin na siya. Okay, open na dara ang part. So, same lang gyapon, H na dara A. Then, kanidari A, R. So, ang given, sa given ane, is volume lang gyapon. So, ana siya dara, pag open daw taas, R is equal to H. So, radius niya is equal to height. Then, A is equal to pi R squared plus 2 pi R H. Yan. So, mao lang to para sa to ang mga basic nga mga formulas nga kasagaran no manggawas yun sa atong exam. Okay? So, karon maghatag taog mga example. Okay? So, example number 1. So, a student club on a college campus charges monthly membership dues of $10. So, less 5 cents for each member over 60. Okay? How many members would give the club the most revenue from the monthly dues? Okay? So, una, ato sang ilista kung pila ka buok members ato ang club. No? So, ay, yan makita. Ne. So, total members, no? Is equal to pila man 60 plus wala ta kabalo kung pila ka buok no nga dapat unsa ni
wala ta kabalo kung pila kabukang dapat nato idugang para makuha na tong most revenue. Alright? Sige. Sunod, sa pa itong ikuan? Sa pa itong idungag? So, kung natay idungag nga personnel, no? Natay idungag nga member, napuntay? Mo na yan, natay bagong kwintada sa new monthly use, di ba? Okay? So, sa una, ang ilahang membership is 10 minus 5 cents kada member. Okay? So, karon, kung madugangan na ta karon, so 10 minus 0.05 kada member nga madungag. Okay? Tapos, makuha na tong revenue na to karon, no? Revenue is equal to 60 plus x times 10 minus 0.05 times x. Okay? Yan na ang forma sa ito ang bagong equation. Right? So, karon sa itong buhaton kay most revenue man, so pasabot kani pasabot niya unsa man maximum, di ba? Maximum nga revenue. So, kailangan nato i-derive. So, ato sang i-simplify daan. So, 60 plus x times 10 minus 0.05x. So, ato siyang i-evaluate. R is equal to 600, no? Minus 3x plus 10x minus 0.05x squared. So, evaluate na to. R is equal to 600 minus 7x plus 7x day. 7x minus 0.05x squared. Yun. So, karon kay most revenue man, so maximum. So, i-derive dr over dx is equal to 600. Derivative ni 600 is 0. So, skip. Then, si 7x is 7 na lang. Minus 0.05x squared. So, ang derivative niya is 0.1 na lang. 0.1x. Okay? So, para makuha ito maximum, dr over dx is equal to 0. Sunod, makuha na itong x dira karon is equal to 70. Okay? So, dapat daw, kailangan na ito idugang ang 70 ka students para makakuha tag maximum revenue. So, wala pa tanahuman, no? So, ang new member na ito karon or ang total member is equal to 60 plus x. So, atong button karon na, ito rang i-add 60 plus 70. Then, ang new member na ito karon is equal to 130 tanan. So, para makuha daw taog maximum or most revenue, kailangan na taog at least 130 ka tao. Right? So, next example. 128 square meter rectangular field, no, is to be fenced off along a straight river if no fencing is needed along the riverbank. Yan. Determine the most economical length or minimum amount of fence needed. Yan. So, ato nang gihatagay na no, ang formula. If ever river daw ang likod sa inyohang lote, then naamoy lote nga yan na. Okay? Unsa daw atong buhaton? Okay, given man niya area. Area is equal to 128 square meter. Okay? So, unsa ganito ang formula pag ingana ato ang forma sa kuan ato sa ato ang drawing. So, ana siya kani diri atong panganlag x niya kaniang y. Okay? Anya ana siya nga x is equal to 2y. Di ba? So, ang total amount of length nga sa fence na to is equal to x plus 2y. Yan. Unya kay given man yang area.
area, di ba? So area is equal to x times y. Okay? So para makuha nato ang area, ato ning i-substitute si x dira. So area is equal to 2y times y. So area na to is equal to 2y squared. So area na to is 128 is equal to 2y squared. So ang y na to karon is equal to pila man ang y na to. So y is equal to 8. So kung na natay y nga 8, ang x po na to ana is equal to 2 times 8 lang na to, 16, di ba? Tara o, 2y. So gamitan na din na to formula. L is equal to x plus 2y, then L is equal to 16 plus 2 times 8. So L is equal to ilaman? 32. Okay. So ang total length sa fence nga itong kailangan is equal to 32 meters. Yun. So, dali ra kayo siya, no? Kay na naman tayo formula nga ihatag daan. Okay? So, kailangan lang ninyo eh. Balik-balik ko lang ninyo solve. Maka-memorize naman itong formula. Next is, find the height of a solid right circular cylinder of maximum volume that can be cut from a spherical wood of radius 8 cm. Okay? So, say na ah. Solid right circular cylinder. Okay? So, na daw tayo spherical wood. No? Sphere. Yan na. Okay? Yan na daw tayo cylinder isulod dira ah. Or atong ikat dira ah. Yan. So, yan. Diba natay formula ane gay na? Unsa man toy formula ane? Basta volume ang gipangita. So nara. So kani siya ato siya identify kana is wait, mali. Kana dira is ang R, diba? Then mo ni ang radius. Then mo ni ang height, di ba? Yan na lang. Okay? Then natay formula nga R is equal to square root of 6 over 3 R, then H is equal to 2 over square root of 3 R. Then napa siya isa ka formula nga volume is equal to 4 over 27 pi R cube. Okay? So ato nang ipang-identify ang iyang gipanghatag karon. So, na siya'y height, no? Ay, height. Rin itong ipangita kanila. Height. Then, spherical wood of radius 8 cm. So, na'y radius daw ang ato ang sphere. So, R na to nga dako daw. Wait. Given na lang. Given ta. So, R is equal to 8 cm. Yan. So, formula. So, formula itong gamiton is H is equal to 2 over square root of 3 R. Solution. Ayan. So, dali na kayo. 2 over square root of 3 R is 8. So, H na to is equal to, bila naman, 9.237 centimeters. So, yan ara kadali. Pag ma-familiarize ninyo ang katong formula ang gipanghatag na ko gayon na. Right? So, dito ta sa ato ang next topic, which is ang time rates. So, time rates. So, the time rate of a given variable x is the rate of change in x with respect to time t. Yan. So, mag-change daw ang imuhang variable x. No? With respect sa time. So, kung mag-change ang time, change po itong x. Okay? So, written as dx over dt. Okay? So, same-same ra siya, no? Katong parametric na ito nga, kuan, derivative. So, conventional signs used in computing for time rate. So, positive pag increasing. So, kasabot na tana. Negative po kung decreasing. Right? So, example number 4.
So a boy is flying a kite at a height of 150 feet. If the kite moves horizontally away from him at 20 feet per second, how fast is the string being paid out when the kite is 250 feet from him? Okay? So ana siya naadaw diring bata no, diring natong bata. Yan. Nagpalupad siya og kite. Ana. Kaniyang kite, sa forma sa kite. Ana. So, ana, okay? Palupad siya og kite. Ano ang surface? Patron na to. Okay, sagbutan man ang kuha nato na. Yan, sagbutan man na. Okay? So, nagpalupad og tabanog ang isa ka bata. So, if the kite moves horizontally. So, ang kite daw na to, ay, dali sa ta. Ang height daw sa kite na to is 150 feet. Dali. Yan. 150 feet. Unya, ana siya. Ang atong kite daw, nagapalayo gikan sa bata. So, padulong siya dito, di ba? Yan. Dito. Padulong dito. 20 feet per second. Yan. Yan na ang speed sa kite nagapalayo. Okay? So, when the kite is 250 feet from him. Yan. So, pasabot, 250 na nindiri kalayo niya. Ay, makita. Yan. Okay. So, ana siya, how fast is the string being paid out? Ang ipangita nato karon is kani. Yan. dy over dt. Or dz na lang ni dz kay y manidre. So, dz over dt. Okay? Muna ato ang ipangita karon. Okay? dz over dt. Unsa kapaspas nga nagawas ang string gikan sa yang igunita no padung dito sa kite ay nagabira man ang kite. So ato siyang i assume nga z ni dire dire kay y dire kay x. Okay, so kung ato nang gamit ang Pythagorean theorem no, so mahimo siyang x squared plus y squared is equal to z squared. Okay, so given man ato ang kasi given na to sa first na condition niya, ang y lang. So, x squared plus 150 squared na ba? Is equal to z squared. Okay? So, atong buhaton na nakaroon, kay wala man takabalo no, unsa na sunod na to buhaton, ato siyang i-derive. No? So, d over dt. Okay? So, pag ma-derive na to na siya karon, may mo na siya direog, 2x no dx over dt. So dire plus 0 na siya dira is equal to 2z dz over dt. Yan. Okay? So kuha ninyo. Sunod na to buhaton no is atong ipang substitute na dayon to atong mga gipang sulat. So unsa man si x? Diba? Wala man tayo kuha po x di ay no. Unknown pa si x. So, ato sang isolve si x daan. Karon, gamit kaya pong tag-Pythagorean. So, x squared plus y squared is equal to z squared. So, ang x na to unknown. Then, si y is 150 squared. Nya, z na to at motong condition na to. So, 250 na siya karon. So, sa start yun, nakipa man siya z na huwa siya ihatag. So, motong unknown sa nato, then after a while na siya gihatag. So yan ni atong maporma karon. So makuha natong x nato dira karon is equal to 200. Okay? So karon nanatay x, nanatay y, nanatay z atong ipang substitute. So 2 times 200, so dx over dt is 20 is equal to 2 times z nato is 250, no? dz over dt. Then, makuha natong dz over dt na to karon is equal to pila man? 16 feet per second. Okay?
So yan na kapaspas, nawala ang iyang string or nagabira ang iyang string, no? 16 feet per second. So another example. A 13 foot ladder leaning against a wall, no? If the top of the ladder is sliding down the wall at 2 feet per second, how fast is the bottom of the ladder moving away from the wall when the top of the ladder is 5 feet from the ground? Yun. 5 feet from the ground. Okay? So, sa may pormaan din niya. Assume na punta, no? Assume na punta nga natay wall. Ana itong wall dira. Unya, mo na itong surface. Surface. Karon natay ladder diri ah. Nagana sandig. Okay? Ana siya nga ang measure sa itong ladder is 13 feet. Okay? Unya nag-slide down ni ang ladder diri kani. Mas slide down ang ladder dira 2 feet per second. Okay? How fast is the bottom of the ladder moving away from the wall? Na kani atong gipangita nga kuan karon na yang speed, so x na dira, so dx over dt, di ba? Okay, so kani dira is y, so kani siya is dy over dt. Ah, wala dy dai, hindi mao dai, z na dapat dira, so z kani may dy over dt. So unsa may ang y na to? When the top of the ladder is 5 feet from the ground. So kung 5 down ay dire, unsa daw kapaspas si dx over dt? So una na to kuha on si x. So x squared plus y squared is equal to z squared. So si x is squared plus y is 5 squared is equal to 13 squared. So x na to karon is equal to ilaman? 12. Okay? Sa second condition na, pero sa first condition, ang iyaha lang gihatag kay si kinsa lang man. Si z lang yang gihatag. So x squared plus y squared is equal to 13 squared. So kung ato na siyang i-derive, no? Sa first condition with respect to time, so 2x dx over dt plus 2y dy over dt. Yan. Okay? Is equal to 0. So, karon 2x dx over dt is equal to 2y. So, negative na siya, no? Dy over dt. Okay? So, karon na naman tayo x, y, niya na tayo dx over dt, ay dy over dt, masolve na na to. So, 2 times ang x is 12. Dx over dt, may unknown. Is equal to negative 2 times y na to is 5, dy over dt is 2. So, pila ang dx over dt? So, ang dx over dt na to karon should be equal to pila man? 5 over 6 feet per second. Okay? So, ma-change day ato ang sign sa dy over dt, no? Kay pababa man siya. Padulong man siya diri sa ato ang origin, no? So, negative na siya. Nag-decrease man siya, no? So, ang answer na to is 5 over 6 feet per second. So, for your assignment, say example number 6, no? So, ang cube. Then, next is example number 7, small funnel. Then, 8. Ang 6 feet tall man, no? Tulong abok inyong assignment. Okay? So, before ta mag-end, natay quote na po. We are what we repeatedly do. So, excellence, therefore, is not an act, but a habit. So, kung inyong sanay inyong kaugalingon, no, nga mag-study, bahala lang kung tag 10 ka problem kada adlaw. Since layo pa kayo inyong pre-board, then layo pa po kayo inyong board exam, no? So, by the time nga maabot na nga mga exam sa inyo, ha, sure ko, dahil d'yo ma-retain sa inyong una-una, no? Na d'yo'y katong mga formula, di na ninyo kailangan ni Morrison kay na-familiar naman ninyo. So, maot to siya.
dili na siya all about pabraytay. No. Kapan lang jud ra ang imo ra jung habit nga mag-study and study wa man tong bright nga di mag-study na wa man gyapon dipulos. Inyo dara magkuan lang jud study study lang jud kadlaw bahalag kuan lang ginagmay lang. Okay? Yan na lang jud permanente. Solve and solve. So, mao lang to, dira lang sa ta mag-end karon, no? Then study in advance katong error approximation and center of curvature. So if you have any questions, you can contact me through the following, which is shown in your screen, no? So see you next episode of Differential Calculus series. Thank you and God bless. Peace.